Isang estudyanteng 17 taong gulang ang nawawala sa Baguio City. Isa namang teacher na dating seminarista mula sa Plaridel, Bulacan, ang nawawala rin matapos umanong holdapin at dukutin sa Quezon City. Darito ang unang balita. Hindi pa nakikita hanggang ngayon ang dating seminaristang si John Angelo Balicoco na mas kilala ng mga malapit sa kanya bilang Jolo matapos siyang holdapin at dukutin umano sa Quezon City noong Linggo, 3 ng Setyembre. Papunta sana ang biktima sa paaralan kung saan siya nagtuturo ng subject na religion. Nakapagpadala pa si Jolo ng text message sa kanyang pamilya sa Plaridel, Bulacan tungkol sa nangyari umano sa kanya. Labis ang pag-aalala ng mga kaanak ni Jolo. Nagtataka rin sila kung bakit dinukot ang biktima. Hinala raw nila, isa itong kaso ng mistaken identity. Wala akong nakikitang motibo para siya ikuhanin. Para siya ikuhanin dahil wala naman siyang kaaway, kalaban or something. Dahil siya naman simpleng seminarista, nagtuturo lang sa isang eskwelahan. Hindi rin daw maisip ng mga dating kaklase ni Jolo kung ano ang motibo ng mga suspek sa pagdukot umano kay Jolo. Jolo, kung nasaan ka man ngayon, hopefully safe ka, makauwi ka. At nag-aalala kami para sa iyo. Naireklamo na ng pamilya ni Jolo sa mga pulisang insidente at plano na nila itong idulog sa PNP anti-kidnapping group sakaling hindi pa rin makita ang biktima. Jolo, anak, iniisip ko na ito isang biro pa rin. Sakaling meron mang kumukup-kup o kaya kumuha kay Jolo, ang tanging pag-iusap ko lang is that palayain niyo na yung anak ko kasi yan naman hindi po masamang tao. Biyernes naman ang hapon nang huling makita ang 17 taong gulang na si Von Carl Dikang sa Baguio City. Galing daw noon si Dikang sa bahay ng kanyang kaibigan at nagpaalam na uuwi na. Pero hindi raw ito dumating sa kanilang bahay. Natatawagan pa raw ng mga kaanak ang cellphone ng binatilyo noong araw na yon, pero nagri-ring lang ito hanggang sa tuluyan na itong di makontak. Misteryo rin para sa mga kaanak ni Dikang kung bakit nawala ang binatilyo, lalo pat hindi naman daw ito napagalitan bago mawala. Nagpakalat na ang mga kaanak ni Dikang na mga larawan sa social media para mahanap siya. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting.